Special shoutout muna tayo ngayon sa ating mga member, mga idol. Lubos-lubos akong nagpapasalamat sa mga ito dahil sa ilang buwan na pagsusuporta sa ating mga channel. Ilang buwan na hindi nagsasawa sa pagmamahal at pagbibigay ng kaunting tulong sa ating tatlong mga channel. Sisimulan ko sa mga pinakamatagal hanggang sa mga bago. Shoutout kay Idol Marvin Maliberan na nagiging member ko sa tatlong channel at laging nagsusuporta sa akin. Kay Ate Bing Batingber, Miss Miami Laurel, Ava Atinder, sa aking kasamahang guro dati na si Sir Jovanix, kay Blind Glean Family TV. Shoutout at maraming salamat sa lahat ng mga blind community, kay Matt Vlog, sa mga bago na sina Queen Jason Jason at kay Idol Rick Quijano, sa dating member na si Luz Paul, sa mga beaker, sa mga security guard sa buong Pilipinas at sa lahat ng mga OFW. Mahal na mahal ko po kayo mga idol at mabuhay po kayo. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang numero uno sa lahat ay itong si Maestro. Sa edad na 15 taong gulang pa lamang, lumalaban na ito sa underground fighting at agad na nagpapakita ng kakaibang lakas at galing. Sa loob ng 40 laban itong si Maestro, hindi pa ito nakakatikim ng pagkatalo. At sa 40 na iyan, siyam sa mga ito ang binawian ng buhay. Kaya ang plano nitong si Boss Bitoy, pagdating ng mga ito doon sa lugar, kausapin niya itong si Roman kung ipipilit na si Maestro pa rin ang makakalaban ni Dr. Maki. Hindi niya ito papayagang mangyayari. Tiyak niyang mapapahamak itong si Dr. Maki sa kamay ng isang mandirigmang demonyo. Saksi itong si Boss Bitoy sa ilang nagiging laban itong si Maestro. Walang awa at napakalakas. Kung si Magno ay malakas at walang awa sa kanyang mga kalaban, mas lalo na ang anak nitong si Roman. Kaya ayaw niyang isugal si Dr. Maki sa buang na anak ni Roman. Ilang sandali pa, dumating na nga ang mga ito doon sa lugar. Nandoon na din ang iilan sa mga mayayaman na mga panauhin. Ngunit wala pa doon sa luna ang mga makakalaban nitong si Badong. Agad na pinuntahan nitong si Boss Bitoy ang grupo nitong si Roman. Agad niyang kinausap ito. Hindi pwedeng ilaban si Maestro sa mga ganitong laban, lalo na nabibilang na ito sa class inahanay at ang kasama niyang alaga ay isa pang bisis lamang na lumaban. Isinangguni nila agad ito sa mga opisyal sa organisasyon na iyon. May iilan ang sumang-ayon kay Boss Bitoy dahil nga siguradong hindi mananalo ang fighter nitong si Boss Bitoy sa anak nitong si Roman. Ngunit may mga sumang-ayon din kay Roman dahil dito sa mundo ng underground fighter, walang puwang ang kaduwagan at aayaw sa laban. Pasasaan ba at magtatagpo pa rin ang mga ito? Nagkaroon ng bunutan kasama itong si Boss Bitoy at Roman sa mga bunutan at butuhan na iyon. Nandoon din ang Pierce Brothers dahil nga isang espesyal ang bakbakan na ito. Maraming mga imbitado, pati ang 5 mga alamat sa underground fighter, imbitado din ang mga ito. Nandoon itong si Tiger, Tatamak, Ching, ngunit wala doon itong si Basil. Hindi ito mahilig na manonood ng mga labanan kung wala siyang nakatukang laban sa lugar na iyon. Hindi rin ito mapipilit ni Roman. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos ng butuhan, nananalo pa rin ang mga pumayag na itutuloy ang laban nila ni Dr. Maki at itong si Maestro. Ngunit ayaw pa rin itong si Boss Bitoy. Kaya napagkasunduan ng komite na itutuloy nila ang laban kung magkaroon sila ng sulat na lagdaan na walang gagawin na masama itong si Maestro kay Dr. Maki. Ibig sabihin, kung susuko na itong si Dr. Maki at wala na itong kayang lumaban pa, ititigil na agad ang labanan at hindi ito tutuluyan ni Maestro. Agad na nilagdaan ng mga membro ng komite
ang usapan nilang iyon. Nangangako din itong si Roman na kausapin niya ang anak na si Jaguar. Wika nitong si Roman. Oh, tahan ka na, Bitoy. Dinadaga na yata ang dibdib mo ngayon. Ihanda mo na lamang ang mga bata mo dahil magsisimula na ang bakbakan. Nagngit-ngit ang kalooban nitong si Busbitoy habang tumalikod na ito. Sabi ni Busbitoy na pabulong. Palibhasa, Roman, wala kang pakialam sa mga buhay ng tao. Basta makuha mo lamang ang iyong kagustuhan at makakamkam ka ng malaking pera. Ang pagdausan ng kanilang laban ay nasa gitna ng isang ilog. May isang luna ang nakalutang. May mga lubid ang mga nakakabit at itinali naman ang dulo ng mga ito doon sa mga malalaking puno ng kahoy na nasa gilid ng ilog. Para hindi ito tangayin ng agos at hindi ito masyadong magalaw, tanging nandoon ang mga fighter na lalaban at ang kasama ng bawat mga mandirigma. Kasama na din doon ang referee. Habang ang mga nanonood, nasa magkabilang gilid ang mga ito ng ilog. Nang dumating na ang mga bibigating taong hinihintay nila, tinatawag na ang unang maglalaban. Itong si Boss Bitoy. Agad na pinulong muna nito itong si Maki kasama sina Bunit at Badong. Sinabi na nito ang tungkol sa makakalaban ni Dr. Maki. Wika nitong si Boss Bitoy. Dr. Maki, nakiusap ako sa iyo. Alam kong magaling at malakas ka. Ngunit ang makakalaban mo ngayon ay isang alamat na sa mundo ng underground fighting. At ito ang nangunguna ngayon sa listahan sa lahat ng mga fighter. Wala pa itong talo at sa 40 panalo nito, siyam na ang kanyang napatay. Huli na nang malaman ko na siya pala ang itatapat sa iyo, Doktor. Ginawa ko na ang lahat na paraan. Kinausap ko na si Roman na kung maaari, hindi si Maestro ang ilalaban sa iyo dahil magkaiba ang antas ng inyong mga napagdaanan dito sa mundo ng grappling. Nagkaroon kami ng butuhan, ngunit mas marami pa rin ang mga gustong makita ang laban ninyo. Napatitig itong si Badong sa kaibigang doktor. Siya pa naman ang nagrekomenda uli na dapat na lumaban si Maki kapalit nga ni Bunit dahil hindi din niya inasahan na mapapasabak agad ito sa isang pinakamalakas na fighter. Ngunit walang nakitang pag-alinlangan sa mukha kay Dr. Maki. Uwi ka pa ng doktor. Boss Bitoy, Badong, Bunit, bago ako nagdesisyon na pasukin ang mundong ito kung saan naglalaban ang lahat ng mga pinakamalakas, handa na ako sa lahat na pwedeng mangyayari. Handa ako kahit na sino pa ang pwedeng itapat sa akin. Alam ko ang galaw at sistema sa mundong ito. Matira ang matibay at laging nalalagay sa bingit ng kamatayan ang ating mga buhay. Kaya huwag kayong mag-alala, Boss Bitoy. Kagustuhan ko ito at kung matalo man ako, ibig sabihin hindi ako ang pinakamalakas at kailangan ko itong tanggapin. At kung mawalan man ako ng buhay sa gitna ng labanan, hindi ko ito pagsisihan. Dahil sa lahat ng laban, ibibigay ko ang lahat ng aking lakas. Tuloy ang laban, Boss Bitoy, at huwag na kayong mag-alala pa kahit na ano pa ang kalalabasan ng laban namin. At pagkatapos, naglalakad na itong si Dr. Maki papunta doon sa loob ng luna. Nasa gilid naman ng luna sina Boss Bitoy, Bunit at itong si Badong. Habang doon sa kabila naman, nandoon ang grupo nitong si Roman. Anak niya ang lumalaban ngayon. At nagkausap na sina Jaguar at itong si Roman. Mahigpit nitong bilin sa kanyang anak na huwag niyang papatayin ang kanyang kalaban dahil may mga nilagdaan na silang mga pinagkasunduan. Hindi niya pwedeng sirain iyon, kundi malalagay sa alanganin ang kanyang pwesto bilang pinakamataas
na namumuno sa organisasyon na iyon. Sabik na ang lahat ng mga nandoon, pati pa nga ang mga nandoon na maituring na mga alamat na mga fighter. Nasasabik na din ang mga ito kung paano tatalunin nila ni Tony at Maestro ang mga makakalaban ng mga ito. Sina Tatamak at itong si Tiger, magkatabi ang mga ito habang nanonood. Lagi nilang minanmanan ang laban itong si Maestro dahil lahat ng mga mandirigmang alamat gustong makalaban ang anak ni Romana para maagaw ng mga ito ang pwesto bilang numero uno. Pumasok na din itong si Maestro sa loob ng luna. Nakasando din ito at may suot na kukupasing maong na shorts na maraming mga butas. Kung tingnan mo nga ito, parang hindi ito anak ng isa sa mga pinakamayaman sa lahat ng mga namamahala doon sa underground fighting. Malapad ang pangangatawan nitong si Maestro. Matangkad ito ng isang pulgada kay Badong. Kulot-kulot ang makakapal nitong mga buhok. Nakakatinag kong tingnan itong si Maestro dahil sa lakas ng dating nito. Nakatitig ito kay Dr. Maki na parang nakakita ng isang bibiktimahin. Habang itong si Dr. Maki, disinti ang kasuotan nito ngayon na nakapantalon ng kulay itim at long sleeve na kulay puti. Mas lalong namamangha din ang mga naroroon na hindi pa nakikilala itong si Dr. Maki nang ipakilala ito na isa itong doktor. Napatawa naman ang ilan nang mapag-alaman ng mga ito na isang bisis pa lamang itong lumaban sa grappling. Kaya lahat alam na nila ang magiging resulta sa laban na iyon. Inaabangan na lamang nila kung paano tatapusin ni Maestro ang laban. Ilang sandali pa ang lumipas, hudyat na para simulan ang laban. Itong si Boss Bitoy, kanina pa ito kinakabahan. Wika nitong si Bunit. Badong, ano ang sa tingin mo ang mangyayari sa laban ni Maki? Malakas si Maki, Bunit. Nakita mo naman ang laban ito. Ngunit kung totoong ito ang pinakamalakas dito sa mundo ng grappling, ang kanyang makakalaban ngayon, maaari siyang matalo. Ngunit alam ko ang iniisip ni Maki, Bunit. Dahil nandito ang lahat ng mga pinakamataas na mga opisyal sa organisasyon na ito, kaya kailangan niyang ipakita na kabilang siya sa mundo ng mga pinakamalakas na mga tao. Napatigil sa pagsasalita ang mga ito nang magsalita na itong si Maestro. Wika din ito. Bigyan kita ng isang minuto para atakihin mo ako. Hahayaan kitang maataki mo ako sa anumang paraan. At bilang isang bonus, bigyan din kita ng pagkakataon na makatama sa akin ng isang bisis. Mamili ka na kung sa anong paraan mo ako patatamaan at sa ang parte ng aking katawan. Ngunit pagkatapos noon, tatapusin na kita. Wala kong pakialam kung isa kang doktor. Dudurugin pa rin kita. Nainsulto itong si Dr. Maki sa kanyang narinig. Ganon ba kahina ang tingin nito sa kanya? Ang sagot naman ng doktor, ganon na ba talaga kalakas ang tingin mo sa iyong sarili? Minamaliit mo na ang mga katulad namin. Pero sige, ibibigay ko ang kahilingan mo. Ilang sandali pa, nakaposisyon na itong si Dr. Maki sa estilong Muay Thai. At sa isang iglap, bigla itong umigpaw paikot sa ire at buong lakas na pinatama nito kay Maestro ang kanyang tuhod sa ulo nito. Kitang-kita ng lahat ang sobrang lakas ng pag-ataking iyon ni Dr. Maki. Rinig pa nga nila ni Roman at ng grupo nila ni Boss Bitoy ang paglagutok nito. May tumalsik pa nga ng dugo galing sa bibig nitong si Maestro habang napaluhod na ito. Nayanig ang buong katawan ng anak nitong si Roman. Nahihilo ito at sobrang nasaktan sa ataking iyon ni Dr. Maki. Ngayon, napagtanto nitong si Maestro na mali ang kanyang desisyon at mga sinasabi.
Mali din ang kanyang ginawang pagmaliit sa kanyang kalaban. Hindi pipitsugin ang lakas ng kanyang kaharap ngayon. Ngunit sanay nang tumanggap ang kanyang katawan sa mga ganong kalakas na mga pag-atake. Isa sa mga kakayahan nitong si Maestro ang agad na makabawi sa anumang pinsala na matatanggap. Kaya na niyang kontrolin ang mga pangunahing ugat sa kanyang katawan para mabawasan ang mga pinsala at sakit na naramdaman. Nang makita ni Maki na napaluhod itong si Maestro, napamulat ang kanyang mga mata sa lahat ng kanyang tinamaan sa mga ganong klaseng lakas na pagtuhod ay hindi na ito makakatayo pa at maaaring sobrang mapinsala ang ulo nito. Isang pamatay na ang ginawang pag-ataking iyon ni Dr. Maki. Ngunit napaluhod lamang ang kanyang kalaban. Pati ang mga nanonood, nagsisigawan agad ang mga ito. Wika nitong si Tiger. Naloko na. Katapusan mo na ngayon, Doktor. Hindi mo mapabagsak ang halimaw na iyan sa isang pag-atake lamang. Alam ito ni Tiger dahil isa itong si Maestro sa tumalo sa kanya noong unang magkaharap ang mga ito. Namangha din itong si Bunit. Wika nito. Ang tibay din ng Maestrong iyan. Napakalakas na ng ataking iyon ni Maki. Sagot naman nitong si Boss Bitoy. Hindi magiging numero uno ang taong iyan, Bunit, kung hindi ito malakas. Ngayon, kailangan ng mag-ingat ni Maki. Makikita na ninyo ngayon kung gaano kahalimaw ang anak ni Roman. Bumuwilo agad itong si Dr. Maki. Kailangan niyang sundan agad ang kanyang ginawang pag-atake. Tinuhon niya ito sa mukha. Ngunit isinangga agad nitong si Maestro ang kanyang siko. Nang mapang-abot na ang kanilang tuhod at siko, ramdam nitong si Maki na parang mayroong napinsala sa mga buto sa kanyang tuhod. Hindi pa nga ito umatake. Isinangga pa lamang nito ang siko sa kanyang tuhod, ngunit ganon nakatindi ang naibigay nitong pinsala. Umikot agad sa ire itong si Dr. Maki at balak na patamaan niya ito sa ulo gamit pa rin ang kanyang kabilang tuhod. Sa isang iglap, hangin lamang ang tinamaan nitong si Dr. Maki dahil biglang nawala sa kanyang harapan ang kanyang kalaban. Napakabilis ng kilos nitong si Maestro at nakapwisto na ito agad sa likod ng doktor. Wika pa nga nito. Namihasa ka na, doktor. Ang sabi ko, isang bisis mo lamang akong pwedeng patamaan. Gusto mo pang makaulit? Pagkatapos, isang pamatay na suntok ang ginawa nitong si Maestro. Agad naman na napagulong itong si Dr. Maki para makaiwas sa suntok na iyon. Ngunit nang mapalingon itong si Dr. Maki, hindi niya inaasahan na nakasunod na pala agad sa kanya ang kanyang kalaban at nagpakawala pa ito ng dalawang magkasunod na suntok. Kailangan na maiwasan ito ng doktor. Yumuko ito at itinukod ang dalawang kamay sa luna. Pagkatapos, kumuha ito ng buwilo at umigpaw sa ire. Umikot ng dalawang beses patras ang doktor at bumagsak na gamit ang dalawang mga paa. Nagulat din itong si Maestro sa bilis nitong si Dr. Maki at plano na niya na tapusin na sana ito sa mga ataking iyon. Ngunit nakakailag pa rin ito sa kanya. Naghiyawan agad ang mga taong nanonood doon sa bakbakan dahil ang inaasahan nilang dudurugin agad itong si Dr. Maki nitong si Maestro ay hindi nito nagawa agad. Namangha ang mga ito sa bilis at galing din ni Dr. Maki. Hindi pangkaraniwan na kaya mong maiwasan ang mga suntok na iyon ni Maestro dahil sa sobrang lakas at bilis. Pati nga sina Tatamak at Tiger, napabilib na din ang mga ito kay Dr. Maki. Wika nitong si Tatamak. Aba, sumasabay ang batang iyan kay Maestro. Matindi ang mga reflexes ng batang ito. Mukhang pagpapawisan itong si Maestro sa doktor na ito, Tiger, hindi ba?
Oo, tatamak. Ngunit halatang nagpipigil pa itong si Maestro. Tingnan natin sa mga susunod na mga pag-atake nito. Pati nga itong si Roman, napaisip din ito at bulong nito. Saan ba kumukuha ng mga fighter itong si Bitoy? Parang kakaiba na ngayon ang mga alaga nito. Ilang sandali, wika nitong si Maestro. Mukhang tama ka nga, Doktor. Mali ako sa aking sinasabi na minamaliit pa nga kita. Mukhang magaling kang lumaban. Pero tingnan natin ngayon sa susunod kong gagawin kung makakailag ka pa ba. Biglang tumakbo itong si Maestro papasugod kay Maki. Napakabilis nito na sa loob lamang ng ilang segundo nasa harapan na ito ni Dr. Maki. Agad itong sumipa gamit ang kanang paa. Ngunit piki lamang iyon. Pagkatapos nagpakawala ito ng isang malutong na suntok punteriya sa mukha ni Dr. Maki. Agad naman na nabasa ng doktor ang galaw na iyon ng Maestro. Agad itong napayuko sabay ng pagpakawala ng isang malutong na suntok. Tinamaan ni Dr. Maki ito sa kanang panga. Napakalakas na counter na atake iyon ng doktor. Kaya sa isip niya, lubha niya itong masasaktan. Napapangiti lamang itong si Roman. Ilang bisis na niyang nakita ang mga ganong pagkakataon. Kasabay ng malakas na suntok na iyon ni Dr. Maki, sinabayan din ito ni Maestro sa pag-ikot ng kanyang ulo. Kaya walang impact ang suntok na iyon sa mukha ni Maestro. Nagulat pa nga itong si Maki nang maramdaman na parang hangin lamang ang kanyang tinamaan. Ngunit ramdam niya kanina na tumama talaga ang kanyang suntok na iyon. Wika nitong si Tata Mac na napapatawa na. Huli ka ngayon, Doktor. Diyan magaling si Maestro. Dahil nga sa galing nito, kahit na napakabilis at napakalakas na mga suntok o anumang pag-atake, kaya nitong basahin at kalkulahin. Hanggang dito na lamang, mga idol. Ngunit maya-maya kunti, ilalapag ko agad ang kasunod na kwento. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa buhay ni Badong.